Hi guys! Welcome dito sa aking channel. Ang reading na ito ay para sa pangkalahatan or collective. Ito ay love reading para sa pangkalahatan guys. Pero paalala lamang po ng reading na ito ay general reading. Kaya hindi po lahat ay makaka-resonate sa reading nito. Dahil iilan lamang po yung makukuha nating energies no sa isang reading no, mga 30 people or di ba or less no, hopefully makuha ko yung energy nyo guys no, kaya madami po ako ina-upload no every day para maraming makuha na energies, maraming ma-reading natin. Confused ka guys at hindi ka nagtitiwala as you see no, makita mo tong tao na to na babae na to na parang hindi siya nagtitiwala sa dadaanan niya no, na kumbaga pagdating sa relationship ay pagdating sa person na yon hindi mo pa totaling kilala yung person na yon kung ano yung totoong pagkatao niya, parang naka-blindfolded ka pa, parang ganoon no? May mga hindi ka pa alam sa person na yon at nandun pa rin yung kaba or takot or nandun yung confusions no, kumbaga para kang nanghuhula na lang no kung ano ba talaga yung pagkatao ng person na to, kung ano ba talaga yung person na to, kung ano ba yung mga tinatago ng person na to no, ganun yung energy mo dito. So possible guys na hindi mo pa siya talaga totaling kilala o merong pagitan sa inyo or baka may distance no, kumbaga yung relationship na yan ay parang hindi mo alam kung saan pupunta, kung meron bang patutunguhan, kung dangerous ba yung person na yan, kung seryoso ba siya or mapagkatiwalaan ba siya no. So ayun. Let's see. Parang nag-iisip pa dito na may halong emosyon mo. Kumbaga, conflicted yung isipan mo. Parang na-stuck pa sa kakaisip, no? Kung ano ba talaga yung totoong pagkatao ng person na yan. Kung sino ba talaga siya, no? Sa totoong buhay. Kung ano ba yung dapat mong malaman sa tao na yan. With the Moon and the Two of Swords. So, alamin natin kung ano yung motive ng person na yan. Yung kadil mo. Anong motive niya sa'yo? Para alam natin dito. Motive niya. Labas yan. Gusto niya mag-message sa'yo? Sa'yo. Okay, sa'yo. Gusto niya ng communication. Okay. Yun yung gusto niya, yung plano niya, no? Yung gusto niyang mangyari or motive niya, binabalak niya. Ay gusto niya ng communication sa inyong dalawa. Gusto niya ng with the Ace of Cups, gusto niya ng new beginning. No? So maaring itong person na to ay maaring nagkaroon ng blockages sa communication niyo. No communication or matagal na siguro wala kayong communication or baka nagkaroon lang ng talaga ng problema sa communication kaya itong person na to talaga hangad, no? Nagpaplano or hinahangad niya na magkaroon ng communication sa inyong dalawa, no? Kasi nandun yung love, no? Nandun yung pagmamahal ng person na to sa'yo. Let's clarify the Ace of Cups. Ano ba yung feelings ng person na to towards you, sa'yo?
Clarification, like Ace of Cups, feelings ng person na to sa'yo. Feelings. Oh. Okay. Itong person na to, guarded, defensive, may inner fear to guys, no? Ayun, no? Nadya-juggling siya. May distance sa inyong dalawa. O, nakita niyo, no? Yun nga sabi ko kanina, merong distance. Parang may distance. Kaya hindi mo pa siya kilala gaano, no? Madami ka pang hindi alam sa kanya. Kumbaga, parang nanghula ka na lang, no? Ano kaya yung totoo pagkatao niyo? Sino? Ano ba talaga yung person? Diba? So, ibig sabihin, mukhang malayo yung pagitan niyo sa isa't isa. Baka hindi mo pa siya nakita personal, sa personal, or baka sa online mo lang nakilala, no? Kasi nandun yung, ano mo eh, yung panghinala mo eh. Nandun yung, ano kay, kumbaga parang ang dami mong tanong, ang dami mong dapat malaman sa person na yun. Kung hindi man, kung kakilala mo na to, kung sakali, no, kung nakilala mo na to sa personal, ay madami kang hinala sa kanya, no? Madami kang gustong malaman na baka meron siyang iba, no? Meron siyang kabit or meron siyang palandian, no? Mga ganun, no? Pero itong person na to ay nadya-juggling at defensive pagdating sa'yo. Yun yung feelings niya, no? Ginagwardyahan niya yung damdamin niya. So, possible na sakta na to, no? Baka may mga sinabi ka dito masasakit sa person na to, no? Baka siya din, no? Baka may exchange ng communication na mayroong halong galit or sama ng loob, no? Baka nagkaroon kayo ng argument or kung hindi man ay masasakit yung binitawan yung salita sa isa't isa or parang tinakot yung isa't isa dito. Ikaw din, no? Meron ka ding fear, no? Dahil hindi mo pa siya gaano kilala, no? So, gusto mo pang malaman yung tungkol sa person na yan. Parang with the moon and with the two of swords, parang masyado kang inquisitive yung isip mo dito. Masyadong mapanghinala, masyadong masiyasat, no? Kahit na wala tayong the page of swords dito, pero yun yung nasa isip mo, no? yun yung personality mo dito towards sa person na to. Yun yung mindset mo, yun yung thinking mo. Yun guys, so, itong person na to, baka may option to. Or baka ang pinag-iisipan nito o yung pinagdidesisyonan nito kung papasok pa siya sa buhay mo, makipag-usap ba siya or hindi. Kasi guarded siya, no? Takot siya, baka pag kinausap ka niya ay mamak siya or hindi mag-workout or baka pag kinausap ka niya ay masaktan na ulit siya. Ganon, takot yung person na to, guys. Takot, may takot siya sa'yo, guys. No? May takot. May inner fear to. Defensive or guarded siya sa feelings niya. So, parang na-intimidate. Na-intimidate yung person na to, no? Sa'yo, sa personality mo. Kasi may pagka-mysterious ka din with the moon. At parang hindi niya din mahulaan yung totoong personality, no? Kumbaga, hindi ka din niya kumbaga sa para kang malalim na ano eh, na tubig, na parte ng dagat ba, no? Kumbaga sa body of water, no? Para kang malalim na ang hirap mong hulihin, no? Ang hirap mong alamin, no? Parang ang daming ang lalimod na klase ng tao, no? Yun yung nasa isip ng person mo dito. Nakaka-intimidate ka daw. Yun yung personality mo. Kasi ikaw yung person dito curious eh. Gusto mo alamin lahat eh. Itong person na to,
defensive, no? Ayaw niya i-open yung sarili niya. May mga tinatak, may takot siya na pagka naging vulnerable siya, ay masasaktan siya. Clarification of the Two of Pentacles. Alamin natin kung ano ba yung pinapipilian. Ang bilis ah. Ah? So, ito yung pinapipilian niya. Walang third party dito, guys. Alam mo kung ano pinapipilian itong person na to? Goals niya, pangarap niya, stability niya, at yung power or yung status niya, yung pera versus ikaw. No? Yun yung win-win niya. Baka mawala yung pinaghirapan niya, no? Pagka, kasi na-intimidate siya sa'yo. So, siguro iniisip niya, baka pirahan mo lang siya. Baka lustayin mo yung pera niya. O baka mawala yung status niya, baka mawala yung mga pinaghirapan niya. No? What else? Ano pa ba yung kinakatakutan ng person na to? Or other? Ano ba yung iniisip ng person na to? Ano ba yung kinakatakutan niya sa'yo? Kasi napapamahal na siya sa iyo, guys, no? Takot tong ma-in love. Natakot to sa tunay na true love, no? Sa true love, sa totoong pagmamahal. Kasi siguro may mga nakarelasyon niyan, no? Ano lang one night stand or kaya yung mga casual, no? Mga ano lang siguro yung na-experience niya na relationship. Kumbaga, yung tawag lang ng laman, yung mga ganun, no? O pansamantala lang. Pero hindi niya naramdaman yung love doon. Pagdating sa iyo, nandun yung loyalty niya. Kaya nga, siguro until now, wala pa tong karelasyon, no? Ikaw pa rin, no? Kaso lang, natatakot siya na yung kanyang status or stability niya, yung mga pinaghirapan niya. You know? Mga pinaghirapan niya yan. Ginawa niya lahat doon para makuha niya yung mga accumulate niya o yung mga position na yan, no? Yung stability. Pinaghirapan niya yan. Natakot siya, guys, na mawala yun sa kanya. Dahil napamahal na siya sa'yo. So, isa din doon na baka lustayin mo yung pera niya, no? Baka mawala, no? Yun talaga yung reason niya dyan. Yun nga, oh. Na-inlove siya sa'yo, guys, no? Or mahagaan yung loob niya sa'yo, no? Napamahal siya sa'yo. So, may care siya sa'yo. Siguro pag nakipag-usap to sa'yo, guys, talagang napaka-caring. Palagi nagki-care sa iyo at nandun yung loyalty, no? Na hindi niya magawang magluko, no? At natatakot siya, guys, sa personality mo dahil matapang ka. Strong yung personality mo. Nandun siya na intimidate, guys, na dahil sa bravery mo, pero nakikita niya yung innocence sa iyo sa personality mo din. May pagka-innocente ka na strong inside or matapang, no? Matapang. So, baka dominahin mo siya. Isa din yun. Baka madumina mo siya or ma-under mo siya. Yung kinakatakutan ng person na to eh. Na in love to sa'yo, guys. Napamahal siya sa'yo. Napalapit yan sa'yo. Kahit hindi pa kayo nagkita yan sa personal. Possible, hindi pa kayo nagkita sa personal yan. Pero kung nagkita na kayo, pero mukhang hindi pa kayo nagkita sa personal, hindi mo pa siya ganong kilala eh. Parang nanghula ka pa sa abot sa personality niya, sa tunay na pagkatao niya. And ito din person na to, hindi ka pa niya kilala kasi totally. Kaya na-intimidate pa siya sa'yo, no? The way siguro na sa communication, no? Nagkaroon ng barrier or problema, no? Or yun nga, sa pakipag-communicate niyo, no? Para siya natapangan sa'yo na, ay, mukhang under rin ako nito sa isip-isip niya.
Eh, nagdadalawang isip siya. Baka lustayin yung pera ko nito. Ma-under ako nito. Eh, mahal ko pa naman. Sabihin siguro ng person na yun. Eh, mahal na mahal ko pa naman yan. Sabihin siguro. Magaan yung loob niyo sa'yo, guys. No? Malapit talaga yung loob niyo sa'yo. Nandyan yung love, care, affection. May affection yung person na yan sa'yo. Oh, let's see kung ano yung possible outcomes in yung dalawa. Possible outcome. Ano ba yung iti-take na action ng person na to towards you? Meron ba? Iti-take na action ba to? Ah, mukhang makakaalis na to sa mukhang mapapakawalan niya na yung sarili niya sa mga negative thinkings. Kumbaga yung sarili niya parang pinapahirapan niya, no? Kumbaga tiniis niya yung feelings, yung pagmamahal niya sa'yo. Ngayon, hayaan niya na yung pagmamahal niya sa'yo na kumbaga sundin niya na yung makapagpapasaya sa kanya. So, possible ay new beginning for the both of you. Stable, new beginning. So, maaaring mag-offer na to ng panimula sa inyo, no? Makaka-receive ka ng message. Gusto niyo mag-message kasi. Makaka-receive ka ng message dito or mag-approach to sa'yo with the 8 of Wands, no? Na baka sabihin sa'yo na magsimula muli tayo, no? Magsimula muli tayo. Kumbaga, ganun, no? Na magtiwala tayo sa isa't isa. Kumbaga, ganun, no? So, ayun yung maganda, no? Yung magandang pag-uusap sa inyong dalawa. Kulang lang kayo sa tamang communication, no? Kaya kayo naging ganun sa isa't isa para kayo na-intimidate or natatakot sa isa't isa kasi kulang sa communication, no? Tamang communication sa isa't isa. Pero nandun yung love, yung pagmamahal ng personal sa'yo, yung care, no? So, ayun lamang para sa reading na ito, sa ating collective reading. Sa mga baguhan dito sa aking channel, please to subscribe at huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button. Nang sa ganun ma-notified kayo sa mga susunod na videos na i-upload ko at paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga naka-resonate sa reading nito.